Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyang pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-iugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Magandang hapon mga kaibigan, good afternoon at welcome sa palatuntunang BNSP Balita na Serbisyo Pa! Aking bang partner ay nandyan. At of course, mamaya pa ho, tatawagan natin si partner sapagkat aking partner ay WFH. Ayun, work from home. Ang aking partner, David Oro. Sapagkat kanina, na-monitor ko, hindi siya nakapag-programa. Dahil the other day, dumadaing na medyo masama ang pakiramdam. Noong dakong hapon ay nagsinat. At noong gabi, medyo tumaas ang lagnat. Sabi ng aming bossing, kabilimbilinan na pag ganyan ang mga masamang pakiramdam, better yet stay home. Ayan. So, kaya't nandiyan na aking partner, pero I think he's getting better now. Gandang hapon sa'yo, partner David. Magandang hapon, partner Edwin. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay ngayong araw nito ng Martes. Kasampu ng August. Partner, kumusta ka? Ikaw ang kakamustahin namin sapagkat hindi lang ako nangangamusta sa'yo kundi akat yung mga listeners somehow kadahil kanina da umaga na-miss ka nila. Oo nga, sapagkat masama rin talagang naging epekto sa akin nung second dose ko ng bakuna. Uy, pero partner, hindi natin sa tayo, baka naman matakot yung ilang mga nagpa-first dose. Yan ay conforme dun sa naturalesa o yung the way your body will receive yung kung anumang epekto nung bakuna, ha? Siguro nga, partner, kasi nga, dahil nga sa ako ay mayroon ding comorbidity. Ayun. At the same time, ako ay nabiktima na rin ng COVID last year. Kaya posibleng yung aking katawan ay talagang nalulugmok rin. Medyo, wika nga, mahina ang immune system mo. Humina ng kaunti yung immune system mo. Actually, isa yung partner sa dahilan, ayun, biglang nagpaliwanag on the air, no? Isa yung partner sa dahilan, kaya medyo nag-adjust tayo ng konti sa programa natin. From very early morning, ay hiniling natin sa mga boss natin na ako ay mag 5 a.m. to 6 a.m. Sabi ni boss, aminin mo na daw na you're not getting any younger. Yeah, of course. Balitang national ho ang aming tatalakayin mamaya-maya lamang. And of course, ang ating mga landline o linya ng telepono. Uso pa naman ang linya ng telepono kung kayo may immediate na tatawag sa amin. 470-175-0254 at ang ating text line 0999-376-6768. At syempre pa, mga mahal po namin taga-subaybay, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan po ng aming Facebook account na DWIC882. Ang website po natin ay DWIC882AM.com at ang Facebook page po ay Balita na Serbisyo Pa, partner. Pero ikaw, magiging medyo kampante ka na ngayon sa paglabas-labas dahil sabi mo nga, na second dose ka na rin tulad ko, kompleto na tayo at hindi lamang yung paniniyak sa kalusugan ng ating katawan ang ating naprotektahan laban sa banta ng kalabang di nakikita, ang COVID-19, kundi nakatalima din tayo sa utos mismo ng ating gobyerno, partner. Tama ka dyan. At the same time, patuloy pa rin tayong tatalima, syempre, sapagkat nais lang nating i-echo, ika nga, ang panawagan ng ating kinaukulan na kahit na fully vaccinated na, ikinakailangan pa rin magsuot ng face mask para hindi pa rin naman maging carrier, para hindi natin mahawa yung ating mga makakasalamuha na hindi pa rin fully vaccinated partner. At the same time, sa totoo lang, marami pa rin talaga ang hindi naman nababakunahan na gustong magpabakuna, partner. Kapos ng supply, partner eh. Yun na nga, partner eh. Gayunpaman, itong ang mga issue na ang payo ng Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga individual na wala pang bakuna, na manatili lamang sa kanilang mga tahanan, ay medyo nag-iisip tayo ng konti dito, partner.
Ano ba yung utos na ito, partner? Hmm. Eh, pinapayo, alin ba, yung payo ng Pangulo? Oo. Eh, sabi nga, huwag munang lalabas. Yun nga eh. Tigil muna, wala munang lalabas. Sigit lalo pa yung mga taong wala pang bakuna. Ay, tayo po, pwede. Oo. Pero hindi naman sinasabing, ano na yan, wika nga natin eh, passes na natin yan. And partner, naalala mo yung partner, merong direktang utos eh, ang Pangulo sa mga barangay official. Oo. Na panatilihin daw sa kanyang nila mga bahay ang hindi pa nababakunahang residente. Of course, sa basic unit of the society, di ba, partner? Sila yung ano, tawag natin eh, sila yung manguhuli doon sa kanilang mga kabarangay. Oo. Eh, yung nga, partner, ang isang issue dito, eh, sa totoo lang, marami tayong mga kababayan na gusto nang magpabakuna. Mm-mm. Actually nga, partner, nakapag-rehistro na sila eh. Ipinapakita nga nila, sabi niya, mayroon po kaming screenshot. Mm-mm. Na kami po ay nakarehistro na, pero hindi po kami ini-inform na kami magtungo sa aming schedule ng pagbabakuna. Tulad na lang ng ate ko, yung ate kong panganay na inuwian ko weekly sa Bulacan. Panganay namin yun, 63 years old. Yeah. Eh, naitanong ko ate, nagpabakuna ka na ba? Eh, wala pa daw. Dahil, pero pinakita sa akin, tama yung binanggit mo, ini-screenshot mo kanyang anak. Correct. Nagpa-rehistro na ako. Eh, wala pang tawag dyan sa Plaridel, Bulacan. Oh. Actually, ganun din yung mga kasambahay ko, partner. Mm. Kaya nga, parang, well, sa aking pananaw, partner ha, sorry, unahan ko na itong mga kababayan natin na medyo unfair na wag namang kumbaga ay kontrolin yung itong mga gustong-gusto na magpabakuna pero wala pa rin silang schedule and kinakailangan nila magtrabaho. Uh-oh. Sapagkat considered na sila ay mga tinatawag na mga apor. Uh-oh. O mga authorized person outside of residence para magtrabaho, partner. Eh nabanggit mo yung senior citizen, partner. Mas mahirap. Uh-oh. Din yan dahil may paliwanag si FDA Director General Eric Domingo. Ano sabi niya? Yung mas mataas daw ang chances, malaki o mataas ang chances o malaki ang tsansa na dapuan ng sakit. Mm-mm. And worst come to worst, sa wing palad na mamatay, mm-hmm. yung mga senior citizen na tamaan ng COVID-19 at dahil nga may edad na, mahina na ng resistensya, may comorbidities, kaya sila yung pinapriority na mabakunahan. Yun nga. Yun nga, partner, ang isa sa mga punto dito. Kaya maganda yung ginagawa ng ating pamalaan, ng ating mga barangay na nag-house towel sila. Sina-check yung mga senior citizen na talagang hindi na rin makalabas nga dahil nga makapagpunta at pumila sa napakarami o napakahabang vaccination site yung mga gusto magpabakuna. Kaya, partner, yun yung ilan sa mga sitwasyon. At siguro nga, partner, baka itong ilang mga gustong, mga nagsasabi na, oh, magpabakuna na, dapat magpabakuna kayo. Mm-hmm. Eh, ito yung mga, kumbaga, kampante na binabakunahan sapagkat sila ay merong schedule ng bakuna sa mga air condition na mga lugar pa, partner. Sorry to say that, pero sa totoo lang, yung mga kawawa natin, mga kababayan na naghihintay ng kanilang chance na magpabakuna, ay napakarami pa. Yun. Bukod kaya yan, panghuligan partner, sige. Ang Pangulo pala, makikiusap yata sa Congress. Oo. Sapagkat medyo dumaing sa kanya yung ilang mga supplier ng mga medical oxygen baga. Yun. Dahil kinakapos na daw na supply ng medical oxygen, yan daw yung pinakamahalaga. Ikaw, naranasan mo yung partner. Isiya mo nga sa amin ng konti kung paano bang nararamdaman sa gabang kinakapos talaga ng hininga yung mga nagkaka-COVID. Magsisikip talaga rin ang paghinga mo. I see. At mabuti na lamang sa case ko, hindi ganong kagrabe. Mm. Kaya hindi na ako kinabitan ng oxygen. Mm. Pero sa mga talagang grabing tinamaan ng COVID-19, aba, partner, talagang malalagutan ka na yung hininga. Oh, kaya importante yung oxygen. Kaya importante nga ito na tiyakin ng ating pong pamalaan at ng mga supplier ng oxygen na mayroong sapat na mga oxygen sa panahon nga kung talagang sisirit ng husto itong dami ng COVID-19 sa ating bansa, partner. Oh, ayan. Dahil nagsimula tayo sa mga, sabi nga, factual facts na ating tinalakay hinggil dyan sa mga pakiusap ng Pangulo na manatili muna sa loob ng bahay. Eh, tanong natin ang ating mga kababayan kung ano ang reaksyon nila, partner. Dyan natin hugutin ang ating poll question.
Y'all ready for this? Narito na ang poll questions for the day. Pabor pa kayo sa pahayag ng Pangulo na hindi na o sa loob lamang ng bahay nila dapat manatili ang mga hindi pa bakunado kontra COVID-19? Ibig sabihin, pabor ba kayo dun sa pahayag ng Pangulo na hindi ho papayagan lumabas sa kanilang mga bahay ang mga hindi pa bakunado na kontra COVID-19? Ayan, partner. So yan po ang sasagutin nyo sa kabuuan ng ating palatuntunan. I-text nyo lamang sa amin at maya-maya, before the end of the program, iniisa-isa po namin yung inyong mga sagot just to complement yung inyong participation sa ating palatuntunan. That's so right, partner, may naman ang mga reports muna tayo sa pamamagitan ng ating mga Metro Patrol. Ronda, Provincia. Ito, si June Brinkula mula dyan sa kanyang lugar. June, come in please. Apat na pawang mga senior citizen ang nadagdag sa mga may edad na bagong pumanaw sa COVID-19 sa Bataan. Ayon ito sa pinakahuling report ng Provincial Health Office na nakarating sa tanggapan nito si Governor Abet Garcia. Ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, hepe ng PH. So dito, ang mga bagong pumanaw ay kinabibilangan ng isang 94 at isang 83 years old na mga babae mula sa bayan ng Dinalupihan. At dalawang parehong 60 years old na mga lalaki naman sa bayan ng Orion at maging sa bayan ng Pilar. Dahil dito, umaabot na sa mahigit na 500 ang bilang naman na matay sa COVID-19 sa Bataan at karamihan dyan ay pawang mga senior citizen. Ayon pa rin sa report, umaabot na sa 34 o 34 naman ang nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19 sa buong lalawigan. Pero 6 ay gumaling na. Ayon pa rin sa ulat, umabot naman sa 2,263 ang bilang ng mga aktibong kaso ng sakit. Ito at karimen dyan ay pawang mga tagabayan ng Mariveles. Jun Bringula na gulat, St. Philomena Todolacas, GWIC. Alright, yan ang buwan naman ang report ni Jun Bringula mula sa ating Ronda Provincia partner. Maya-maya, ay tatawagin din natin yung pagbabalik naman ng iba pa nating mga kasama sa probinsya at sa Metro Patrol. Yes, partner. At alam mo, ang mainit na isyo nga ngayon, itong may kaugnayan sa pamimigay ng ayuda, partner. Oh, alam mo ba, partner? Magsisimula na yata. Bukas ba yan? Magsisimula? Bukas na, bukas. Oh. At mayroon ng inilatag ang ilang local government unit na panuntunan sa pamimigay ng ayuda. Alam mo, ako dyan lang, ako sa barangay laging handa. Noong unang-unang pumutok yung COVID-19 pandemic, that was a year ago, partner. Mm-mm. Nagulat ako pagdating doon sa lobby ng aking maliit na lungga doon. May kasama yung mga, sabi nga natin, middle class na nakatira sa apartment, sa condo. Mm-hmm. Meron doon sa lobby. Sabi ko ba, meron kaming ganoon. O, di, salamat ka ako. Pero nung sinabing magbibigay na lang pera, wala na pala yun. Hindi ko alam kung meron o paano nangyayari. Ano kondisyon doon? So yun, malamang ganun din ang mangyayari sa'yo, partner. Bakit? Pero partner, sa bahagi ng San Juan City, ay meron ng ibinigay na information itong si San Juan City Mayor Francis Zamora na limitada raw sa hanggang 100 benepisyaryo ang maaring pumunta sa payout site kada oras. Ibig sabihin, within 1 hour, ay 100 lamang ang i-accommodate. Mm-hmm. Kaya magkakaroon ito ng pagbibigay ng numero sa mga beneficiaryo. Halimbawa, kung ikaw ay 10 a.m. to 11 a.m., mm-hmm. ito yung number 001 halimbawa hanggang number 100. Mm. So yun lamang yung ma-accommodate from 10 a.m. to 11 a.m. Kaya kapag ka ikaw ay kabilang doon sa 100 na unang mabibigyan from 10 a.m. to 11 a.m. at hindi ka dumating, aba, edi... Kasalanan mo na yun. Kasalanan mo na yun, partner. Pero... Hindi kaya magiging hindi kaya magiging higit na mahirap yan, higit lalo pa doon sa mga sadyang walang-wala, di maghihintay muna sila. Ay, hindi natin alam, partner. Malamang ganoon na nga talaga mangyayari. Baka mauna dyan mga kakilala ni chairman. Sabi ni Palipad. Hindi naman siguro, partner. Hindi naman. Hindi pwede yun. Oh, at partner, dagdag ko lamang,
nasa 101 million ang inilaan daw ng national government. Wow. Para sa ayudang ipamamahagi. Ito ay sa mga taga-Sanuan lamang, partner, ha? Mm-hmm. At yung makukuha po ay from 1,000 to 4,000 kada pamilya, partner. Siguro kabisado na nila yan, ha? Yung 1,000 for an individual, ano? Pero yeah, pag pamilya na, kahit kayo walo sa isang pamilya, hanggang 4,000 lang. Tama, partner? Tama ka dyan, partner. Yeah. Mamaya, yung ibang lugar naman, matapos yung report ng ating mga pag-uulat, mga report mula sa probinsya. Ronda, probinsya! Partner, tawagin ko na, ha? At merong pag-uulat mula sa Ilocos Norte. Ito ro pong Ilocos Norte Medical Society. Tumutulong sa pagbabakuna sa mga kababayan nila dyan sa Ilocos Norte. Magandang balita ito. At detalye na balita mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald! Buo ang suporta ng mga doktor dito sa Lawigan, lalong-lalo na sa mga kasapi ng Ilocos Norte Medical Society sa pagbakunang ng mga kababayan. Ayon kay Senior Sanggunian Palawigan Member Dr. Medeldorp Dawat, Chairman ng Kamitang Health, nakikisa sila sa pagbakuna sa mga mamamayan, lalong-lalo na ng maraming bakunang dumating para sa Lawigan. Ipinawalan niya na bagamat maraming pinagkakaabalahan, ang mga doktor ay tumulong pa rin sila sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad. Sinabi niya na ito ang nagpapahiwatig ng mahigpit nilang pagnanais na tumulong upang makamit sa lalong madaling panahon ang herd immunity dito sa Lawigan. Inayag niya na bilang isang doktor ay tumulong din siya sa pagbakuna sa mga kababayan dahil naniniwala siya na sa panahon nito ay kailangan ang pagkakaisa upang bumaba na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. Nasiyahan din siya sa nakita niyang dami ng mga kababayan na nagnanais ng mabakunahan. Kaugnay nito, inikayat din ni Gawat o ni Dr. Gawat ang mga kababayan na hintayin na lamang nila ang kung kailangan sila mababakunahan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang Maitutong Lakas, TWIC. Thank you, si Ronald Idol Domingo sa Ilocos Norte, sa pagtawag na aking partner David. Medyo, partner, naglabas kayo ng bilang eh. Nakalin? Nang bilang ng mga tinamaan na ng COVID-19 na sinawimpalad na natepok na. Yan ay latest, partner? Oo, merong latest na halos, sabihin nga natin, halos 4.5 million na worldwide, partner. Oh, hindi biro ito, ha? Grabe, no? Galing to sa Worldometer. Nangunguna din daw ang Amerika sa pinakamaraming namatay dahil sa COVID-19. Mm-hmm. Sumunod, Brazil, India, at patuloy ang pagdami pa rin sa ilang mga bansa na higit lalo pa ay binabaliwala yung panawagan ng pagbabakuna, partner. Iyon, oo. So, problema talaga malaki yung partner. Partner, tuloy ko lamang ito with your indulgence. Sa Pateros naman, yung pamamahagi ng ayuda ay magsisimula na yung pamamahagi ng ayuda sa 2 barangay. Bakit meron kang listahan yan? Taga-DILG ka ba? Sa monitoring natin to, partner. Magaling ka talaga. Oo, iba, alamat ka talaga. Hindi naman, partner. Mahana ako sa iyo. Eh. Sige, go ahead. Ito yung pahayag ni Mayor Miguel Ponce. At nasa 120 na mga benepisyaryo ang papayagan sa payout site sa loob ng 1 at kalahating oras. So, ang panawagan natin dito, partner, katulad nung nangyari kasing nung ako'y pumila sa pagbabakuna dito sa Esteban Abada Elementary School nung last Sunday. Alam mo kaya lalong humaba ang pila? Yung mga dapat sana ay sa bats nila pipila, yung oras ng bats nila, ay pumila ng mas maaga, partner. Kaya ang nangyari tuloy, nagkagulo-gulo. Sana kung masusunod yung, halimbawa, tagaritong barangay ka lamang o tagaritong district ka lamang, ikaw ang pipila sa ganitong oras, dapat ganun, partner. Kaya dapat sa pila pa lamang ay meron ng nagche-check. Na, halimbawa, misis, o ale, mama, kayo po, anong barangay ho kayo? Ako'y barangay numero uno. O sige, tama ho kayo. O kayo, misis, na nakapila,
Ako yung numero dos. Ah, hindi. Mamaya na ho kayo. Umalis muna kayo sa pila. Oo. May prioritization na tinatamaan. So, partner, yan yung nagiging problema. Kapag sa pila pa lamang ay wala nang nag-aayos. Lalang disiplina kagad, ano? Correct. Mm. Kaya siguro pinakamaganda, partner, ay meron talagang sa pila pa lamang ay may nag-aayos na. O kaya kung mahirap naman sigurong isa-isahin, partner. Di maganda siguro, merong maglalakad na may hawak na placard. Yan. Di lang sexy o naka-short yung may hawak na placard. Parang yung nasa boxing? Halimbawa, may hawak siyang placard. Dito po ang pila ng round number one. Iba din ang imahinasyon mo, ha? Mas bagay, malapit na laban ni Pacquiao, kaya siguro excited ka na. Yo. Dito ang pila ng round number two. Uh-oh. O, di ba? O, barangay number two. So, sa ganung paraan, partner, magiging maayos. At yung mga, halimbawa, ang kanilang oras naman ng pila ay dapat hapon pa. Mm-mm. Ay umuwi na ho muna kayo. Correct. Oh. Alam mo, partner, kasi ang punto dyan, mas naiwasan ng hawaan kung halimbawa yung pumilang yon eh may COVID pala. Mm-hmm. O, di ba? Mm-hmm. Sa kagustuhan niya na makakuha ng ayuda, na mag-arimohanan, magmadali, para siya ay makauna. Kasi pera yan, partner eh. O, di ba? Sigurado, matutuwa na naman dyan yung mga, ano? Oo. Alam mo na. Hindi ka na makakauna ngayon kahit anong gulang mo. Kasi nga, ganun. Meron tayong sistema na ngayon eh. Yeah. May sistema, may numero, may mga nakatanod dyan. Eh, huwag na natin pagganahin yung tigas ng ulo na ako muna mentality. Ayan, oo. So mamaya, partner, yung iba pang mga lugar, ha? Tayo mga sige. Announcement na babasahin para po sa mga kababayan natin. Pero partner, mayroong isang malungkot na balita dito. Oh, ano yan? Mayroong isang siyudad sa Metro Manila na medyo magkakaroon ng pahirapan sa pagbibigay ng ayuda o pagkuha ng ayuda mula sa national government. Bakit? Anong problema? Tingnan natin mamaya. Sige, pero tawagin muna natin ang isang pang-report mula sa gitnang Luzon, Ronda, Provincia. Siyempre pa, si Dione Gole mula sa Central Luzon. Ka Johnny, magandang gabi. Yes, mayap na abdeng eh. Nakapagtala ngayon ng 10 bagong kaso ng COVID-19 positive itong Police Regional Medical Service Office o unit ng PRO3 sa mga membro ng police dito sa Gitnang Luzon. Dahil dito, maabot na ngayon sa kabuang bilang na 2,037 itong tinamaan ng sakit mula noong Marso ng nagdaang taon na hindi ito sa report. Samantala na sa 1,935 naman ang gumaling na sa sakit, kabilang na rito yung 10 bagong recovery sa ayon dito sa PRO3 Medical Service Unit. Meron pang 76 na active cases ng virus sa kasalukuyan dito sa PRO3. Nakapagtala naman ang PRO3 ng 5. Sa kanilang mga kasamang pulis na binagwian na ng buhay dahil sa COVID-19. Kaugnay nito, patuloy ang pag-ubili nito si Police Brigadier General Valeriano De Leon, PRO3 Director, sa kanyang mga nasasakupan na maging maingat at sundin na ang pinakamataas na safety standard protocol sa mga pulis, lalo na niya sa pakikipaghalubilo nila sa mga tao mula sa Police Checkpoint, Police Patrol, sa Police Visibility at Criminality, lalo na niya itong operasyon sa anti-illegal drugs dahil hindi niya natatakot itong mga gumun sa droga at walang pakialam sa virus na dala nga nitong COVID-19 at baka sila mahawa. Kaugnay nito, sa ibang balita, isang 37-year-old na lalaking wanted man sa kasong rape mula sa Lalawigan ng Zambales, itong nasakutin ng pinagsanib na operatiba ng Santa Cruz Police Station, Zambales Provincial Police Office Intelligence at Security and Investigation Department ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa kanyang pinapasukang trabaho dito sa naturang Freeport Zone. Kinilala ng pulisya itong suspect na si Jomar Sarmento Mayo, binata ng Gisgis Santa Cruz sa namanggit na lalawigan, at isang forklift operator ng G1 Buton Area of Joaquim Tanyo Philippines Corporation dito sa SBMA. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay sa bisita ng arrest warrant ay pinalabas nitong si Judge Josefina Perriales ng Regional Trial Court Branch 69, Iba, Zambales, may kaugnayan sa kasong paglabag ng sosek sa Republic Act 2016 o higit na kilala sa Child Abuse, Exploitation and Discrimination Law. Walang inerkomendang piyanta ng hukuman para sa kaso nitong sosek. So yan ang update. Buhat ito sa Gitnang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Zone Patrol. Nagulat 5 km dulakas, DWIC.
Thank you, Jonah. Partner, break muna tayo. Yes, partner. Aba, magbe-break na ba tayo? Ganong kabilis. Sige, mamaya babalikan natin at tutukuyin natin itong isang lugar na mukhang magkakaroon ng problema sa pamamahagi ng ayuda. Balita na, servisyo pa. Balita na, servisyo pa. At nagbabalik po ang inyong palatuntunan, BNSP, Balita na, Servisyo pa. Kasama pa rin ang inyong mga lagi ang lingkod, ako si Edwin Eusebio. At ako naman po ang inyong lingkod, David Oro, sa pangalawang bahagi ng ating programa ngayong Balita na, Servisyo pa, partner. May mabigat na balita. Oo, anong balita yan, partner? Di ko alam kung ito'y magpupursue, pero if ever... So, anito ng mga reaksyon ngayon pa lamang sa ating mga kababayan, partner. Kasi sinasabi sa report, partner David, posibleng papalawigin pa yung umiiral na ECQ sa Metro Manila. Aray, mabigat yan, partner. Medyo, ha? At ito'y batay sa report ng Health Department, sabi mismo ni Undersecretary Maria Rosario Berhere, dahil nga daw patuloy eh, yung binabanggit mo kanina, hindi masawata at talagang pataas ng pataas yung bilang ng mga nagkaka-COVID-19. Pero pinag-aaralan naman daw yung nasabing desisyon na kasala ngayon yan sa pagtalakay ng mga bumubuo sa IATF. Yan, partner, ang pinakamabigat na desisyon ngayon sapagkat maalala mo, partner, di ba nagsalita na ang Malacanang na ito na ang pinakahuli na pinakamatinding pagpapatupad ng ECQ, ika nga, partner. Pero may dumadaing ng mga negosyante, ha? Talagang pigam-piga na yung ating mga nasa business sector. Ipagpasalamat natin, tayo nasa considerably, nasa broadcast and advertising, pero hanggang yan napipiga, paano magpapa-advertise yung ilang mga, ika nga natin kababayang gipit na rin ngayon, partner? Yun nga, partner, At sa totoo lang, maraming umaaray talaga. Domino effect yan, domino effect. Yun nga, partner, talagang... Alam na natin ang sitwasyon sa ngayon ng ating kabuhayan. So partner, ang ating ngayon ay inaantabayanan. Ito nga pala partner, meron na tayong report muna, ha? Sige, habang... Ayaw nating paghintayin na matagal. Ang lungkot naman na balita nito, no? Sa gitna ng pandemic, may ganito pa rin talagang mga masasamang tao na ang iniisip ay mamuyruwisyo. At ang isang malungkot nito ay 12 anyos pa ito na batang babae, partner. Hinihinalang, ginahasa ba ito at pinatay sa Camarinesur. Alamin natin ang balita mula sa ating provincial reporter mula sa Naga. Ronda, probinsya. Ang detalye ng balita mula kay Melvin Machado. Melvin, go ahead. Nasa hindi pagandang kalagayan ang bangkay na natagpuan sa damuhang bahagi ng kalsada sa Zone 6, Barangay Bustrat, Nabua, Camarinesur, alas 9 kaninang umaga. Ayon sa report ng Nabua Municipal Police Station na kilala itong si Trixia May Luzon, 12 anyos, residente ng Zone 2, Barangay San Antonio, Ugbon, Nabua, Camarinesur. August 4, unang na-report sa PNP ang pagkawala nito at kanina lang siya natagpuan ngunit wala ng buhay. Nagsasagawa na ng pagsisiyasat ang Senior Crime Operatives kung upang malaman kung ano-anong tamang inabot ng biktima at kung ito ay biktima ng panggagahasa. Samantala, 100,000 piso naman ang ibibigay na reward ni Iriga City Mayor Madel Alfilor sa sino mang makakapagbigay impormasyon sa suspect ng naturang krimen. Ipinabot naman ng alkada ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng dalagitang biktima. Mula sa Naga City, sa Camarinesur, Melvin Machado. Nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. May malungkot nga yung balita na yan, partner David. Isipin mo, sa gitna ng pandemya, may mga sinasanibang pa talaga ng diablo ang utak, ano? Dapat, ito na yung unang nagkaroon na lang sana. Sorry, pero alam mo, minsan dapat ito talaga yung nadadali na lang ng COVID-19, partner. Yung mga gumagawa ng itong kasamaan, ano? Para nababawas sa sila sa mundo. Pero sinasabi mo nga, magkaminsan talagang kina-challenge ng Diablo yung ating pananampalataya, partner. Ayan, At partner, habang naghihintay pa tayo ng ibang mga report ng ating mga provincial reporter at the same time sa Metro Manila at mga regular IZ Patrol,
Ito na nga, partner, yung binabanggit natin kanina. Kagabi, partner, sa televised at talk to the people address ng Pangulong Duterte, nabanggit niya na mayroong isang siyudad sa Metro Manila na hindi niya rin bibigyan ng power to distribute ng ayuda. Ayan. Ayun, parang alam ko na yan. Hey, partner, bagaman hindi tinukoy at hindi sinabi ang direktang pangalan ng lugar o ng siyudad na ito, aba, nag-react na, partner. Eh, yung mga trolls nung alkalde na yan, gumagawa na ngayon ng sarili nilang mga kambyo, biglang kumakambyo, na hindi naman daw, wala naman daw matama, o masamang intensyon na ano't ano paman, kundi naghayag lang ng saloobin, eh, simula't simula naman daw ay magkakampi sila. Eh, gayon pa man, partner, sa panig nga nung mga opisyal ng lungsod ng Maynila, yan na, nabanggit natin, nagpakita itong si Manila Mayor Isko Moreno ng larawan ng kanilang certificates mula sa DILG at DSWD na nagre-recognize umano sa Manila City Government dahilan sa kanilang mahusay na effort sa pamamahagi ng mga cash distribution o cash aid para sa mga nasasakupa ng lungsod ng Maynila. Siguro naman, partner, hindi naman siguro dapat maapektuhan din yung mga kababayan natin sa Maynila. Alam ko kung medyo nairita man ang Pangulo sa sa opisyal ng Maynila, pero naniniwala ako na mahal po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tagalungsod ng Maynila, yung mga mamamayan ng Maynila, di ba, partner? Of course, dahil karamihan dyan, alam mo ba, mostly na mga taga-Maynila ay mga local migrants galing sa iba't ibang probinsya yan eh. Tama ka dyan, partner. Karamihan nga sa Mindanao pa. Kaya wag ko kayo mag-alala, mga tagalungsod Maynila, naniniwala ako na ganyan lang huminsan ang Pangulo magsalita. Na medyo may time lang ho siya na nairita. Pero wag ko kayong mag-alala. At fair ho ang Pangulo at mga tagalungsod ng Maynila. Tiyak ho na magkakaroon ho kayo ng ayuda. Baka naman hindi naman mawawala ng 100% na karapatan o power ang Manila City Government sa pamamahagi ng ayuda. Tama yung binanggit mo eh. Yung salita mong ganyan lang ang Pangulo magsalita. Ang Pangulo kasi, doon sa mga hindi siguro marunong sumuri ng mga katagang binibitiwan ng Pangulo, mahilig siya doon sa mga figure of speech na kung saan pag ginawa mong literal, akala mo ganun na lang. Maraming mga metaphor yung binabanggit din ng Pangulo na hindi yun ang ibig sabihin, pero parang yun ang yung iisipin, di ba, partner? Oo naman, kasi sa totoo lang, parang minsan bilang tatay, di ba, sa pamilya, pagka medyo pasaway, alam mo, ako'y pasaway sa pamilya. Subukan mo lumabas, malalaman mo. Di ba? Pagsasalita, siyempre minsan ang tatay natin ang medyo masakit sa atin, pero sa totoo lang, mahal siyempre tayo ng tatay natin. Oo. Ayun yun. Kaya huwag ko kayo mag-alala. Don't panic. Don't worry. Alright. Okay, yung muna natin, isa pa nating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Pagkakataong ito mula naman sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Calabar Zone, si Mar Olete. Mar, come in. Inaguri ang top performing molecular laboratory, ang Philippine Red Cross o PRC Batangas Chapter Molecular Laboratory ng Calabar Zone at Mimaropa Region dahil nga sa kanilang 100% proficiency test. At ang naturang test ay mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM nitong Mayo, at ayon sa binahagi ni PRC Chief Executive Officer Richard Gordon sa naging estado ng lab nitong nakaraang Hulyo bilang bahagi ng virtual celebration nito para sa first founding anniversary ng laboratorio. Dagdag pa ni Gordon, nasa 143,793 COVID-19 test ang naisagawa sa nasabing pasilidad sa loob ng isang taon lamang. At pagkatag na may tuturing na malaking tulong para sa lalawigan kung saan mas nagsisilbi raw umano itong sandata upang matukoy ang nakakahawang sakit at maiwasan ang hawaan. Bukod sa pagtukoy sa sakit, inirekomenda rin niya ang pagsagawa ng saliva test para sa mas malawakang pagsusuri
at mabilis na pag-alam ng resulta ng nasa ating test. Hiling niya na madagdagan pa ang mga ganitong klaseng laboratorio sa probinsya upang magamit ng mga mamayan sa pagsugpo at pagtukoy ng bagong COVID-19 Delta variant. At samantala, sa paspas na balita, hindi pa rin pinababa ang 16 na tripulante ng barko na kung saan ay nakadoong nga dito sa, nakaangkla nga dito sa bahagi ng Bawan na Batangas, itong MV St. Anthony de Padua, na kung saan ay nagpositibo nga, itong out of 35 ay 16 dito ang nagpositibo, at ang 65 ay hindi rin pinababa at sila ngayon ay minomonitor sapagkat may dalawang masama ng pakiramdam na tauhan ng pier dito nga sa Batangas sa pier. At ayon nga sa manager nito, na si PPA manager Sino Cruz, binanggit niya na hindi pwedeng buwaba ang mga ito kung walang paalam dito nga sa Bureau of Quarantine ang nasabing mga tripulante. So yan ang ating balita mula rito sa Calabarzon. Mar Olete nag-uulat para simpilang may todong lakas, DWIC. Alright, si Mar Olete, ang ating kaibigan, partner David. Oh, asan ang partner ko? Yes, partner. Tinitingnan ko itong isa pang magandang plano ng Pangulo na magkaroon ng mga tax incentives yung mga oxygen manufacturers. Oh, yung binabanggit natin kanina, di ba? Correct. Dahil nga sa mahalaga niya ang kanilang papel na ginagampanan laban po dito sa COVID-19, lalo na't pahirapan na ang oxygen supply sa ibang bansa, partner, di ba? Yung naranasan sa India, naranasan sa Indonesia. Oo, so maganda ito, partner. Yung mga oxygen manufacturer ay mabibigyan ng magandang tax incentives ng ating pamalaan na, partner. May binabanggit ka kanina tungkol kay Mayorusco? At saka sino nga ba yung sinasabi mong posibleng lumuluta ngayon? Ayun nga, partner, di ba? Yung nabanggit na anong syudad sa lungsod sa Metro Manila ang posibleng magkaroon ng problema sa pamamahagi ng ayuda. Ayan, dahil tapos nga sa, nabanggit ng Pangulo na meron siyang isang syudad na sinabihan na hindi niya bibigyan ng privilege o power to distribute cash aid sa mga nasasakupan. At natumbok nga ng syudad ng lugar na ito ay ang syudad ng Maynila. Sa kabilang panig, ang syudad ng Maynila naman, itong si Mayor Isko, ay nagpakita ng kanilang certificates mula sa DILG saka DSWD na mahusay ang kanilang pamamahagi noong mga nakaraan nagkaroon ng pamamahagi ng ayuda, kaya walang dahilan para sila raw ay hindi bigyan ng power to distribute aid sa partner. Oo nga, partner, at bukod yan, kasi kaya ko nababanggit yan, ang nagkakaroon kulay na ngayon yung mga pag-uusap-usap ng mga political leaders, yung ilang mga political personality. Dahil alam mo ba, di ba, nagkaroon ng disgusto si Pangulong Duterte sa pagitan nila ni Manny Pacquiao, no? Abay, itong Senator Manny, ilang beses na palang nakikipag-usap ngayon dito kay Vice President Lenny. O, ano ibig sabihin yan? Dalawang beses nga, partner. Ano ibig sabihin yan? Hindi, nag-usap lang naman daw sila. Bagay, ano? Kamusta magiging laban mo? Para sa iyo, ang laban na ito. Mabuti naman. Anyway, tawagin muna natin si Danny Cruz. Metro Patrol reports. Malaga sa area ng Malabon in particular. Danny, go ahead. Ready na o handa na ang Malabon City sa pamamahagi ng ayuda para sa mga apektado ng Enhanced Community Quarantine o itong ECQ. Ayon ngayong araw, ayon kay Mayor Lenlen Oreta, pinaghandaan na ng mga lokal na opisyal ng barangay kasama ang CDSWD maging ang mga pulis sa magiging senaryo bukas sa pagkuha ng ayuda ng mga residenteng Malabonian o itong perang galing sa national government. Ayon kay Bong Padua, PIO ng Malabon, apat na lugar sa lungsod ang kanilang inihenda sa pagbibigay ng biyaya para sa mga residente. Aniya target ng alkalde ng Malabon na 8,000 individual kada araw ang kanilang mapaglilingkuran na dapat mabigyan ng ayuda upang maiksan ang paghihirap at mabili ang kailangan ng pang-araw-araw. Man, ready na po tayo sa atin pong gagawing pagbibigay ng ayuda bukas at apat na venue site po ang amin pong gagamitin bukas. Ito po yung sa Atis Potrero,
yan sa Diwa Tugatog sa at saka sa Malabon City Square. At ang target po namin sa bawat araw sa isang ang isang venue kailangan po maka 2,000 families o household, at kung yan po ay apat sa isang araw kailangan makuha namin yung 8,000 a day. Yan po ang gagawin natin at ready rin na rin po ang ating kapulisan, ang ating mga city hall personnel, ang ating barangay para mapangalagaan po ang pagbibigay ng ayuda bukas, dahil alam niyo po naman ang bukas siguradong dudumugin po yan. Pero nakahanda naman kami para po ay maiwasan natin yung pong pagkukumpul-kumpul ng mga darating na mga beneficiaries, para maiwasan po natin yung pong maghahawaan, at lalo na tayo po ay naharap sa matinding virus kung tawagin Delta variant. Sa panawagan ni Kapitana Edna Valenzuela ng Barangay Tugatog, makipag-ugnayan lamang daw po sa inyong nakasasakop na barangay at maging sa kanilang mga social media account upang matiyak ng iyong pangalan ay napasama sa tatanggap ng ayuda bukas. Ito daw ay anya upang maiwasan ng dami ng kumpulan ng mga tao dahil mataas pa din ang kaso ng COVID-19 at ito'y umabot na sa 705 ang positibo. Kaya dapat daw sumunod sa protocol ang mga tatanggap ng ayuda, partikular sa physical distancing. Yan ang update. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Thank you, Danny Cruz. Ayun, partner. Kitang-kita, maraming excited. 8,000 ba naman? Pero, kataraw. Oh, pero ang tanong, kasi ba kaya nagmamadali yung ating mga kababayan, nagkakaroon sila ng anxiety at probably pagdududa, partner. Ano? Pardon me kung ako yung pag nagkakamali. Pero, kasi siyempre, 8,000 yan eh. Mm-hmm. Eh pag hindi ako napunta doon, baka topo-topo barega yung aking 8,000. Oh. Alam mo ibig sabihin? Pero partner, alam mo, mayroong mga pagkakataon before na hindi nakuha yung kanilang ayuda. Yes. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ipaliwanag naman sa kanilang mga barangay official kung bakit sila hindi nakapunta. Mm-mm. Ibinibigay naman sa dakong huli, partner. Kaya nga, ang mainam siguro, at the same time, kung huwag kayong mag-apura, dahil kung talagang nakalista naman ho kayo dyan, just make sure na kayo kasama sa listahan para hindi kayo mag-apura at huwag kayong makipag-unahan dyan. Oo. Kaya ang gusto ko nga sana itanong kanina kay Danny, kung 8,000 babat araw, sa loob kaya ng... ilang araw na lang ba itong hanggang August 20? Oo, dapat kung, walang expiration date yan. Dapat tuloy-tuloy yun. Mm. Siguro, dapat masakop talaga. Kung 8,000 kada araw, may bibigay hanggang man lang sa panahon ng ECQ. Yes, partner. Baka mamaya, isang araw di ka dumating, bawas ang libo. Ay, hindi naman. Huh? Huwag naman. sige nga, alamin natin naman, partner. Mula sa Labotas, kung ano bang mga panyayari dyan, okay. Ano bang mga kaayusan kaugnay ng ayuda, kung may balita tungkol sa ayuda, at iba pang mga kaganapan mula sa Labotas, mula sa isa pa nating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Galing sa sakit yan, ha, si Miss Beth. Oo, pero talagang diyan mo makikita ang dedikasyon sa trabaho kahit na may sakit. O galing sa sakit. Miss Beth Samson sa balita. Miss Beth, go ahead. Ibinalita ng lokal na pamahalaang Caloocan na bukas, araw ng Miyerkules, ay sisimula ng lungsod ang pamabahagi ng 1.3 billion cash assistance mula sa national government. Ang pamamahagi ng ayudang ito ay gagawin muli ay scheduled sa mamamagitan ng barangay caravan. Ayon kay Mayor Oka Marapitan, makakatanggap ng text message mula sa money transfer ang mga benepisyaryo, kanakip ang mga reference number at schedule kung kailan dapat kunin ang kanilang mga ayuda. Ayon sa guidelines ng national government, ang mga makakatanggap ng cash aid na ito ay ang mga benepisyaryo rin na nakatanggap ng unang ECQ ayuda. Ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng 1,000 piso hanggang 4,000 piso kada pamilya. Samantala, house to house na namahagi ng food packs ang lokal na pamahalaang Caloocan na sinimulan kahapon. Ayon pa rin sa alkalde, target na bigyan ang hat ng pamilya ng lungsod upang maibisan ang nararanasan ng mga residente ngayong nasa ECQ ang buong bansa.
Sa report naman na nakalap ng Metro Patrol sa police report, arestado ang limang individual sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng Caloocan PNP kagabi. Ang mga dinakip ay sina Reynaldo Santos, gambling organizer at collector, Carlito Garcia, Mark Joseph Sibug, Jefferson Ranyoko at Christopher Sibug. Sa ulat, nakatanggap ang operatiba ng District Operation Unit ng Northern Police District ng impormasyon sa nagagarap na illegal gambling activity na kilala bilang online sabong sa kahabaan ng Barangay 126, Tagaytay Street, lungsod ng Caloocan. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Melito Pabon at Police Major Vicky Tamayo, alas 9:40 kagabi na aktuhan at nagawa pang tumaya ng posture better na nagresulta sa pagkaka-aresto sa mga suspect. Mula sa Caloocan City, Metro Patrol Betsam sa nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas, BWIZ. Thank you, Beth. Partner, ang nakumpleto ng ating mga Metro Patroller ngayon, ha? Oo. At partner, ito pa, ha? Kakaiba naman ang pamamahagi ng ayuda. Iba sila sa Makati. This electronic distribution daw, partner. Ang gagawin. At sisimulan bukas nga ng lokal na pamahalaan ng Makati ang pamamahagi ng financial assistance sa mga residente na naapekto ng enhanced community quarantine. At ayon dito kay Makati spokesperson attorney Don Caminya, electronic distribution ang gagawin ng city government na mas mabilis at ligtas na paraan ngayong ECQ. At naisaan niya ni Makati City Mayor Abby Binay na gawing contactless at maginhawa ang pamimigay ng ayuda, kaya ipadadala ito sa pamamagitan ng mobile wallet app na GCash at bibigyan ng panahon ng mga karapat-dapat makatanggap ng ayuda para magrehistro sa website na proudmakatizen.com. At dinagdag pa nga po ni Caminya na makikita ang listahan ng mga residenteng dapat makatanggap ng financial assistance sa kanilang barangay hall. Ito po ay mahigit 511 million pesos ang inilaan ng national government para sa lungsod na Makati upang ipamahagi sa mga pamilyang lubos na apektado ng ECQ sa lungsod na Makati, partner. Ayan. Alright. Okay. Thank you, partner. We have 29 and a half minutes magalipas ng 6 o'clock. Bago tayo mag-break, isa pang Metro Patrol report. Metro Patrol report! Siniya July putok naman mula dyan sa SJDM at ilang mga ulat mula dyan sa BOC. July, go ahead. Yes, Edwin, at David, pinilahan kanina itong ng pagbabakuna dyan sa Cobar Court sa Del Monte, Bulacan. Nakasanay karamihan dito ay mga senior citizens at mga kabataan ang nabakunahan kanina dyan sa Cobar Court. Ang pinabakuna ay Pfizer. Ito ay inasistiyan ni PNP Chief ng San Jose Del Monte, Bulacan, Colonel Alvaro, na kung saan inayos niya itong nasabing pagbabakuna at pinagsabihan sila na huwag sila magdikit-dikit kundi magkaroon ng social distancing. Isa sa mga karamihan na bakunahan ay yung mga miyembro din ng PNP ng San Jose Del Monte City, Bulacan. Nakapanayam ko kanina itong si PNP Colonel Alvaro tungkol sa nasabing bakunahan. Sinabi niya na kailangan na maipatupad lang yung mga social distancing at yung sumunod sila sa sinasabing health protocols. At natanong ko rin siya kanina yung tungkol naman sa peace and order. Medyo tahimik naman at no worst incident na nangyayari diyan sa kanyang nasasakupan. Naki-update mula dito sa Jose Del Monte City, ito Metro Patrol, July Pudok nagulat, Sempi lang todo nakas, DWIZ. Alright, thank you July Pudok, partner, break tayo. Yes, partner. Balita na, servisyo pa. DWIZ. Balita na, servisyo pa.
Thank you, Pat. Mga kaibigan, nasa huling bahagi na ho ng ating huntahan. Ngayon po namang araw na ito at 6:36 p.m. ngayong Tuesday, August 10, 2021. Partner! At partner, sana naman kahit papano mapakinggan itong kahilingan ng ilang mga kababayan natin, ha? May kaugnayan sa wag na munang ipatupad yung dagdag na singil sa kuryente. Ito pong nakambang taas singil ng Meralco. Ngayong August pa man din, panahon mismo ng pandemya, panahon mismo ng ECQ, ay hiniling nga po ng ilang mga mambabatas na huwag mo nang ipatupad. At itong hirit ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate sa Manila Electric Company na wag namang ngayong Agosto. Baka pwede namang gawing September. Yun. Ganun din yun. Partner, dito sa ating program, dahil tayo balita na serbisyo pa. Okay. The other day, ay merong inilapit sa atin na ugnay ito, bagamat hindi tayo usaping legal ngayon, pero ikaw ang may mga connection sa ating mga kakilala at mga dekampanilang abogado. Mm-hmm. Siguro ilapit natin itong isang problema na isang mag-asawa, kabataang mag-asawa ito, na lumapit mismo sa ating program, ha? At may nag-endorse sa ating di natin matatanggihan. Mm-hmm. At sabi, paki-follow up nyo ni David yung problema na yan, ano? Okay. At hindi ko muna babanggitin yung kanyang pangalan. Pero ang nature ng kaso, partner, mm-hmm, ay tila panggigipit ng kanyang employer. Oo. Kumukuha sana sila ng private lawyer sa PAW, kaso wala pa daw tugon, ano? At sabi niya, hihingi po sana ako ng tulong para matutukan ang kaso ng asawa ko nang gusto, lalo na ngayong hindi namin siya nakakausap ng ganito. Maganda yung nature ng kaso nito, pero mas magandang talakayin natin ito pag nandito ka na. Yeah. Itawag natin sa abogadong kaibigan mo. At nang sa gayon ay mapag-usapan natin at nang matuwa sa'yo si Boss Edgard. You know? Ha? Ano bang particular na, ano, na... May ikukwento ko na lang sa'yo. Problem. Ikukwento ko na lang sa'yo dahil mahaba-haba ito. Pero magkaminsan, may mga employer na sabi nga natin sinasamantala yung taglay nilang kapangyarihan laban sa kanilang mga empleyado, partner. Okay. Na ayon-ayon ni bossing ng ganyan, di ba? Oo naman. So pag-usapan natin one of these coming days pag ikaw ay okay na, partner. Sige, partner. Importante yan. Makatulong tayo sa mga ginigipit ng kanilang mga employer. Actually, nakakalungkot sapagkat yung kanyang misis, mukhang na-aresto na eh. Na-aresto na yung misis niya. At ito ay sa akusasyon na ganun-ganun na lamang ng kanyang employer. Mahirap kang talakayin hanggang maganda pag-usapan natin. Magkaroon tayo ng tinatawag na production meeting muna bago natin pag-usapan ito at ikonsulta natin sa lawyer, partner. Sige, partner. At ikasa natin yung partner, ha? Alright, sige. Okay, alas 6:39 na ho, mga kaibigan. Ano pa ba, partner? Meron ka pa bang gustong paksain dyan? Well, dahil nga sa bukas ay magsisimula na itong pagsisimula nga ng pamimigay ng ayuda, ay hiniling mismo at pinag-utos ng Malacanang sa pwersa ng pulisya na magbantay at magbigay ng ayuda naman sa mga mamimigay ng ayuda, partner. Mahalaga ito. Teka, maintindihan. Magbigay ng ayuda sa mga namimigay ng ayuda? Tama. Hawak na nila yung pang-ayuda. Hindi, ibig sabihin... Magbigay ng ayudang o assistance. Ayun. Sa mga mamimigay ng ayuda. Ayun. Ibig sabihin physically or security, something like that. Correct. Kasi ganda naman talagang ayuda. Hindi lang naman puro pera. Kundi ayudang para sa seguridad. Naalala mo, partner, kasi diba nung minsang o nung nakaraang nagbigay ng ayuda, aba, yung ilang mga kababayan po natin na nakakuha ng ayuda, pag-uwi ng bahay, habang naglalakad, tsinempohan naman, inagaw. Correct. Riding in motorcycle na masamang loob. Yun. Kaya pwede talaga magkaroon ng sitwasyon
na ano, na ang ating pong mga kakuha ng mga ayudang kababayan, pag umuwi ng bahay, ay susundan ho ng mga masasamang loob yan at aagawin. Yung pong, nako, eh, kawawa, kaliit na bagay lang, eh, inagaw pa. Kaya nga, inuulit natin yung sistematikong pamumudmud niya na gagawin simula bukas, ano, partner. Oo. Huwag na nating, huwag na tayo mag-highlight ng mga sarili kung kayo mga opisyalis de gobyerno ng local government. Dahil alam naman nang yan ay galing sa national government yan. Kailang ay kamay lamang kayo mag-aabot niyan, di ba? Yan, oo. At partner, dahil nga sa nakaatang sa pulisya yung pagbibigay ng assistance na ito sa mga distribution area, ay walang karapatan po na mag ano naman na magbitbit ng baril yung mga barangay Tanod. Partner, magbabaril, magbibigay ka nga ng pambuhay, magdadala ka ng baril. Sapagkat ito nga po, nagkaroon po ng bilin si PNP Chief Police General Guillermo Eldezar sa mga local police commanders na siguruduhin walang dalang baril ang mga barangay Tanod na magpapatupad ng kanilang ng mga batas. May kaugnay nga dito sa enhanced community quarantine at sa mga pamimigay ng ayuda simula bukas. Ito ay kasunod nga po sa pagbaril at pagpatay ng isang barangay Tanod sa isang umano'y may diferensya sa utak na habang nag-iingay, habang curfew sa lungsod ng Maynila. Nako, itong nakakalungkot, partner. Dahilan sa siguro ay kulang ng irrational, wala sa tamang pag-iisip. At saka yung mismong barangay Tanod, kulang ng kanyang pag-iisip din. Mas irrational yan sa alam niya nang may tama eh. O, diba? Kinatulang pa. Yun na nga, partner eh. Kaya sa totoo lang dapat talaga yung mga barangay Tanod, huwag bigyan talaga ng karapatang magbitbit ng baril eh. Yung alam, batuta ang daladala, tumatapang baril pa. Anyway, partner, punta na muna natin ang sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Ano nga yung tanong mo kaninang iniwan? Ang tanong, partner, ay pabor ba kayo sa pahayag ng Pangulong Duterte na yun lamang mga nabakunahan ang o yung mga hindi pa nabakunahan ay manatili lamang sa loob ng bahay at yung mga bakunado lamang ang pwedeng lumabas ng bahay, partner? Sabi ni Ginoong Ariel Borrero, Mr. President, gusto naman pong magpabakuna. Kaya lang, wala pong bakuna eh. Kulang pa po ang supply, sabi. Yun. Yun yung sinasabi natin, partner. Totoo yun. At I second the motion. Ang sabi nitong si Tina Jasper, kaya ini-encourage ng pamahalaan na magpabakuna na lahat para wala na sa atin ang mga ngamba at matatakot sa virus na yan. Sabi naman ni Michelle Janstone, absolutely not. Last time I checked, this is still a democratic country. Your COVID rules and protocols never worked. Time to stop this pandemic. Plandemic, partner, ha? Sabi niya, parang pinlanong pandemic. Plandemic. Uh-huh. And let the people decide for themselves and their families. English yung partner, pakitagalog nga. Sabi niya, siyempre, tutol daw siya. Nung huli daw siyang mag-check dito sa ating bansa, palagi ko itong si Michelle sa ibang bansa na nakatira yung COVID rules ng bansa, hindi naman talaga nag-go-work, ano? Kaya itigil na daw yung pandemic na yan, sabi niya ganun. Yun, o. At partner, itong si Lani Umang, payag siya doon sa tanong na yun lamang mga bakunadong lababas, kaya ang sagot niya ay yes. Si Peter Kabawatan, kung pwede sana lahat na, tulong-tulong at bayanihan tayo, ligtas lahat at isulong ang ating ekonomiya, sabi niya. Ang sabi ni Peter din ito, si Peter Umali naman, hindi siya payag, sabi niya, no, buti sana kung sasapat yung paayudan niyo. Ayun, sabi naman ni Ricky David, paano maghahanap buhay kung ikukulong nyo kami sa loob ng bahay? Akala ko ba hindi mandatory ang vaccination na yan? Doon nalilito, partner. Ayun, partner. Di ba yung sinasabi natin na paano natin maipapadama na nagmamalasakit tayo kung
yun lamang, halimbawa, nag-iisang kababayan natin na nagtatrabaho sa, para mabuhay ang kanyang pamilya, bagaman siya eh apor, di ba? Meron siyang karapatang lumabas kasi manggagawa siya eh. Yung nga lang, wala pa siya sa schedule ng pagbabakuna. Correct. Pero, nagparehistro na siya, partner. Eh, hindi mo papayagang lumabas ang bahay yung partner, para maghanap buhay. Paano yung kanyang pamilya, mga anak? Yun ang magandang issue, partner. Ay, mga batang malilit pang nagugutom. Pag nagugutom, correct, iiyak lang yan. No. Sabi ko nga. O, sabi ni Boyet Tunoy, ang sabi niya, Tamoy ba ito? Tamoy. Ang sabi niya, ang daming alam ng administration ngayon, baka yung sinasabi yung 4K na ayuda per family, maging 2K na lang. Pag dumaan kay chairman. Si Mary Stevens, I super agree to that kasi as what I have heard over the news, mas malala ang sintomas sa mga hindi bakunado. Iniingatan lang kayo ng gobyerno. Tama rin naman. Sabi ni Oliver Frias, suportado ko ang Pangulo tungkol dito, kaya magpabakuna na kayo. Si Christy Menciano, kulang bakuna nyo, tapos kami ang maapektuhan. Ang tagal ko nang nag-register, hanggang ngayon, wala pa rin text. Diba? Ayun, partner, sinasabi ko. Totoo yan, partner. Ang sabi ni Ina Magenda, ang dami talagang haters na mga walang alam. Di naman nakakamatay ang magpabakuna. Bakit ba tamad na tamad kayo? Ah, hindi naman ho tamad. Marami na ho nagpapabakuna actually. Kaya nga kinakapos ngayon eh. Dahil nakiliti na yung curiosity ng marami at marami silang kakilalang buhay pa hanggang ngayon. Marami nakikipag-unahan na ho ngayon. Si Janice Joaquin, kailangan nyo kaming bigyan ng ayuda o suporta ng pamilya namin na umaasa sa amin kung ayaw nyo kaming palabasin. Yun ang sinasabi natin. Si Peterson Paz, yes na yes, wala namang ginusto ang pamalaan kundi ang kaligtasan natin. Tama naman yan. Si Ginke Serrano, panghuli na to partner sa akin, yeah. Concern lang ang presidente sa kalusugan ng mga wala pang bakuna. Mas magiging malalang epekto sa kalusugan if nag-positive sa COVID. Let's be thankful, may ayuda naman. Correct naman yan. Sabi ni Jolly Quino, last lang ito partner, support ako sa iyo, Tatay Digong. Kaisa mo kami. Salamat sa pag-aalaga. Yan. Very good naman. Very good ang reaction. Okay. All right. So, still have 11 more minutes bago sasapit ang pagwawakas ng ating program. At kung mayroon pang babanggitin na aking partner bago ang iba pa ay tutungo tayo sa ating job opportunities. Pero yung ating, binuksan itong ating Facebook Live eh. Kung saan nakikita ko yung pagkaganda-ganda mong letrato. May mga reaction din dito eh. Sige nga, go ahead partner. Si Isko Jumaguso, kasi panay papogi, sabi niya ganun. Ito naman si Roxanne Costo, laging bumabati sa inyo, parang naging vitamin niya na daw tayo tuwing ganitong oras. Wow naman ah. Saka si Diego Uy, saka sabihin niya kung talagang kung maraming bakuna na sa atin, sa kanya na sabihin niyan kung marami na talagang bakuna sa atin. Ilang pa lang ang vaccine na dumating. Palang nabakunahan, ilang palang nabakunahan, huwag siyang magmadali. Mr. President, saka mo na sabihin kung maraming bakuna na, ayaw magpabakuna ang marami. Ayan. Tolentino Noel, not convinced. Gusto ng presidente para maubos ang inutang na vaccine para hindi na mag-expire. All vaccine are experimental. Never know the effect on the long term. Marami silang mga reaction dito sa ating Facebook page, partner ha. Salamat, yes, partner. Sige, go ahead. Actually, yan ang kagandahan, partner, na nadidinig natin mismo yung damdamin ng mga kababayan natin on the ground. Sapagkat nababanggit mismo nila ang katotohanan hinggil nga sa issue ng pagbabakuna. Lahat naman, partner, ng mga naging reaction, tama naman lahat. Siyempre, punto de vista nila yan at hindi natin masasagkaan yan. Karapatan na lang bawat isang magkaroon ng sariling opinion. Ang tama yung binanggit mo. Sa panahon ngayon, nakakatuwa na meron tayong interactive broadcast partner. Kasama na natin sila, agad-agad nagbibigay ng reaksyon eh. Yan. At partner, siguro, ito na yung pagkakataon naman para tayo ay dumako sa mga bukas na trabaho sa ating mga kababayan. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Servisyong Trabaho. Dito lang sa balita na Servisyo. Partner, with your indulgence, unahin ko na ha, ang A Best Express now hiring.
Kailangan po nila ng isang team leader, graduate of any four-year course, 2 years work experience with supervisory skills, computer literate, answer queries by employees and clients, no visible tattoos, okay lang, walang tattoo ah. Having own motorcycle is an advantage, willing to do field work, can work under pressure, no end of contract. Ayun, apply now, makipag-ugnay lamang po sa hr.recruitment@abesexpress.com. Ayan, yung... Ano sabi ko, bawal lang, dapat walang tato. Eh, kung may tattoo sa loob ng katawan, hindi naman... Pwede, partner pala. Ang sasayang nang nakalagay dito ay no visible tattoo. Ayun. Ibig sabihin, walang dapat tattoo sa nakikitang bahagi ng katawan. Ayun. Eh, malay mo, may tattoo sa puwet. Hindi mo? Eh, di, okay lang. At pwede rin tumawag, partner, sa 0932-602-7385 o 0966-662-5842. Thank you, partner. Ang City Government of Muntinlupa Public Employment Service Office ay nagbibigay din ng pagkakataon at oportunidad looking for a job. Abay, itong Green Cross Inc. ay nangangailangan ng isang QA analyst. Urgent hiring po ito. Ang qualification, of course, lalaki. Graduate ng chemical engineering, chemistry, or pharmacology. May isang taon hanggang tatlong taong kaugnay na karanasan at na nakuha sa isang fast-moving consumer good manufacturing company. Must be a licensed chemist or chemical technician. Fresh graduates are also encouraged to apply at handa kayo makipag-ugnayan at magtrabaho dyan po sa area ng Parañaque City with shifting schedule. Makipag-ugnayan po kayo sa PESO office ng City Government of Muntinlupa. At partner, ang City Government of Muntinlupa Public Employment Service Office ay nangangailangan din po ng HMR Auctions. Ah, ito pala yung company. Yung HMR Auction Services Incorporated. Ito. Ang pangangailangan nila, partner, ay dalawang technician. Mga qualification, have excellent knowledge in electronics with NC2 certificate. At least 2 years experience on the same field. Willing to assign in HMR Sukat Muntinlupa. Mga interesado po ay makipag-ugnayan lamang po sa PESO, Public Employment Service Office ng City Government of Muntinlupa. Partner. Ang OmniWorks, yung works niya ay WRX Inc. OmniWorks Inc. ay dagli ang nangangailangan ngayon ng shift engineer for Manila and Makati, admin assistant, electromechanical assistant, i-assign sa Taguig, gayon din ang aircon maintenance for Taguig, multi-skill technician for Makati, parking attendant for QC, at gardener for Laguna. Maaari kayo makipag-ugnayan sa OmniWorks Inc. sa kanila po namang telepono. At ito po ay ang 0916-556-1281 at 0906-0950-259. Partner. Partner, so nakompleto natin ang ating mga public service. Bahagi ng public service po natin yan, ang mga job openings. Kaya para sa mga wala pang trabaho, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa mga nabanggit naming mga opening. At pagkatapos, para po sa mga ilang detalye, pwede nyo namang panoorin ulit itong ating broadcast. Correct. Recorded naman ito. At abangan nila yung mga kompletong detalye, partner. Sabi ni Ms. Mirasol, Mrs. Mirasol Villaperte ng Cavite. Okay. Sabi po kay David, siya ang nanggigising sa amin sa umaga. Ay, nakakamiss po siya. Kaya lang, kung may sakit po siya, palaki. Pagaling po siya. Pagaling. Easy. Bukas, partner, titakin kong nariyan ako at... ibig sabihin ito, partner, ito ay lagnat liit lamang. Alam, partner, ganun, kasi ang radyo, tayo na-orient dito, sabi mo nga, simula, iba yung orientation natin sa radyong dalawa, no? Na as much as possible, kasama natin yung ating mga listeners. At hinahanap na ng katawan mo yan, di ba? Oo naman.
Kasi yun ay normal na takbo ng ano mo eh, ng inog ng buhay mo, partner. So partner ho, kahit di magtrabaho yun ng radyo yan, eh buhay na ho yan. Ay, pero kailangan pa rin, partner, talaga na magpatuloy tayo sa serbisyo sa ating mga kababayan. Meaning may negosyo na ho yan kahit papaano, may pinagkakaabalahan. Business. Anyway, partner, papaalam na tayo. Oh, yeah. Partner, at nais nating pasalamatan ang lahat ng mga nakaagapay natin, siyempre. Ang buong pwersa po ng DWIC, nariyan po ang ating mga engineer, ha? Sa ngayon, ang duty, tama ba ako? Si Engineer Fred Villamala. Sabi ko, palay. Dami mo pamimiriendahin dyan, uy. Sabi ko nga, ang ating news writer na si Jen Valencia Burgos, at nariyan din si Ace Cruz. Ang ating social media writer, si Jam Tarayo. At ang ating communication assistant na si Rashid Luxin. Ako po si David Oro, ang nag-iwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilehyo na makapag-servisyo sa inyo. Bye! At lagi po namin iniiwan paalala at ating tatandaan ang paglilingkod sa kapwa. Isang pagpapala po yan mula sa Diyos. At susunod na ang 25th. KBP, Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, none other than Miss Maru Pahati Sarne, broadcasting live still from the USA. Umuwi ka na! Sandali lang! Dalawa minuto pa eh. Bira talaga kayo. Bakit ba pumapasok lagi yan? Automatic. Umuwi ka na! Malapit na! At Miss Maru Pahati Sarne sa programang Radio... Klinika! Umuwi ka na! Oh! Servisyo pa!